Radyong pinagpapatimulan at pinakatapat. NXYZ 104.7 Aksyong Balita. Magandang araw, Pilipinas! Ako ay si Francis Padilla. At ako naman ay si Mary Faith Abarrientos. At kami ay maghahatid ng bagong balita sa inyo. Radyo Aktibo. NXYZ 104.7. Sa unang balita, serbisyong libing kasama discount ng senior citizen. Nandito si Astrid magbabalita. Ang funeral and burial services ng mga senior citizen ay dapat bigyan ng 20% ng discount sa ilalim ng Senior Citizen Act ayon sa Korteng Suprema noong Huwebes, 16 ng Marso, 2023. Kasama sa bawas ng presyo, ang kabaho, pag-imbalsa mo, gastos sa morgue, pag-uhukay at pagsimento ng libingan, at iba pang serbisyong kinakailangan upang marating ang huling hantungan. Sa ibang balita, ang UNESCO ay tumutuon sa paglaban sa mapuot na pananalita at panliligan at karahasan laban sa kababaihan sa digital na kapaligiran at nagsasagawa ng pandaigdigang dialogo upang isulong ang mga epektibong tugon. Ate, pagod na ako. Gusto ko na umiyak. Ang dami-dami ng mga problema ko. Hindi ko na kaya mapanggap na okay lang lahat. Umiyak? Magpakalaki ka naman. Di ka ba nahihiya? Ang mga laki ay dapat hindi umiiyak. Kung ano bang problema mo, pwes, di yan makakakumpira sa mga problema ko. Umalis ka nga dyan! Hoy ate, napaka-insensitive mo naman. Di mo ba nakikita ang pinagdadaanan ni Bunso? Ano bang mindset yan? Ang mga lalaki ay may karapatan din magkaroon ng malatamdamin. Nahihirapan na nga at dumadagdag ka pa. Wala ka bang konsensya? Ang mga lalaki ay may damdamin din at di porkit lalaki sila, wala na silang karapatan mapagod at malungkot. Ang mga lalaki ay nagmumukhang matapang lang pero sa loob, maraming kanilang nararamdaman. Kaya dapat, hindi binabaniwala ang kanilang nararamdaman dahil mga tao din sila. At bumabalik ang radyong NXYZ. Oras ay 2:15 ng hapon. Magkakabalikan ba o may iba na? Ano ba ang sitwasyon nila Jasmine at Nadine? Yalang ichichika ni Lian. OMG! Ang ating kismis ay napakainit. Handa na ba kayo? Showbiz star si Nadine Luster nag-open up about sa kanyang ex-Peter at si Jasmine. Sinabi ni Nadine Luster na wala siyang problema sa pagtutrabaho sa mga future projects na kasamang kanyang ex. Nasaya naman dito ang mga netizens kasi umaasa pa rin sila na magkakabalikan ang dating love team. Ngunit pinaasa lang kayo kasi nagpost si Isa Pressman ng mga litrato kung saan parang nag-holdinghan sila ni James Reed. Yan naman po para sa showbiz balita. Balik naman tayo sa ating pinakablog na news anchor, Francis Padilla. Maraming salamat, Liam. Sa huling laro ng fifth window ng 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Jeddah, Saudi Arabia, muling ipinakita ang gilas ng Pilipinas, ang lakas at galing at laging alertong Pilipino. Sa kanon nito, magkasunod-sunod ang panalo. Hinigaya ng una ng pagtapat ng Pilipinas sa Saudi Arabia noong unang taon. Agosto 26, kung saan tinapakan ang Pilipinas si Saudi Arabia sa score ng 84-46, nang anunsyo noong madaling araw ng final score. Pilipinas 76 at Saudi Arabia 63. Ako ulit si Francis Padilla, nagbabalita. Yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ulit ay si Mary Faith Abarrientos. At ako naman ay si Francis Padilla. Salamat sa inyong lahat. Mabuhay, Elsonistas!
Let's go!